siguro yung pumapasok sa isip ko is ano, good provider, tatay, haligi ng tahanan. Ayun siguro, as tatay. Nalulungkot po. Kasi naiisip ko po agad yung tatay ko, yung alaala namin dalawa. Na sana meron pa po akong tatay. Kapag nababanggit po yung pangalan ng salitang tatay, yun agad po pumapasok ko, pumapasok sa isip ko, nalulungkot po ako agad. Iniisip ko po sana meron pa rin po akong tatay ngayon. Naiisip ko po yung father ko kasi wala na rin po siya. Sobrang importante po sa para sa akin pag may problema ako. Open kasi ako sa kanya, nakakapagsabi ako sa kanya ng mga problema ko. Kasi talagang papa's girl po talaga ako. Parang since siya yung haligi ng tahanan, siya yung nagtuturo sa anak ng disiplina. Siya yung disciplinary sa bahay, sa like sa amin. Napaka-importante po sa anak ang isang tatay. Dahil ayun po yung lalaking unang nagparamdam sa iyo ng pagmamahal, binigay lahat ng suporta, yung kaya kang ipaglaban, pagtanggol. Since nandito ako sa Manila, yung masayang alaala ko sa kanya, pag umuwi ako sa Quezon, sa Chaong, tapos parang parating pa lang ako, makukunin niya na yung bitbit ko na grocery, mga ano, lulutuin. Sabay kami magluluto dun sa kubo na nandun sa amin. Kasi yun yung pareho naming hilig, ang magluto. Yun ang bonding namin. Pinakamasayang alaala namin dalawa yung kasama ko siya na pinagluluto ko siya, pinapakain ko siya. Yun po yung pinakamasaya na pag nakikita ko siya na nagugustuhan niya yung hinahain ko sa kanya, yun po yung masaya po na kasama ko siya. Siguro po yung pinaka-fondest memories ko with my father, yung kulitan namin dalawa. Kasi ako po yung bunso, super close po kami talaga ng father ko. Ako po na anak, lagi ko po siyang binabantayan. Masakit po nung nakikita ko siya na unti-unti siya nanghihina. Sana bawasan ko yung sakit ng nararamdaman niya. Yung ganun po. Kasakit po siya ng... Sa bahay po kasi siya eh. Sa bahay lang po siya. Hanggang sa... Isa na lang po, namatay na po siya sa bahay. Nakasama ko siya. Sa harapan ko po mismo siya nawala. Nawala po yung tatay ko noong gabi na... Natutulog lang siya, sorry. Natutulog lang po siya, tapos hindi na po siya nagising. Tapos ay po, nakita na lang po ng nanay ko na wala na pong buhay. Hindi na po naitakbo ng hospital. Matagal naman na siyang may sakit, nang come and go sa hospital. Actually, 10 years ago na prepare ko yung St. Peter niya dahil panganay ako, gusto kong ma-prepare yung kamatayan niya na maayos, hindi kami mangungutang, mailagay sa maayos na libingan. Na-witness ko yung hirap niya sa hospital, hindi siya makakain, naka-NGT, yung nagpapadala siya sa amin sa heart center kasi gusto niyang mabuhay, pero hindi namin siya ma-travel kasi walang advice ng doktor. Parang yun yung sobrang sakit. Although hindi ko na-witness yung lasiningan niya kasi baka dahil ayaw niya talaga. Dahil noong time na nag-50-50 siya, umuwi ako ng Manila para mag-file ng leave. So hindi ko nakita yung pagkamatay niya, pero nakita ko yung hirap niya. Ano, gusto ko siyang mapakain ng pongkan, ng mangga, ng pandesal, ng kape. Mga bagay na hiningi niya sa amin na hindi namin niya nabigay kasi nga walang advice ng doktor. Tapos gusto ko siyang dalhin sa ano, sa tabing dagat. Tapos ano lang kami doon, chill-chill lang. Parang gusto ko siyang dalhin doon na kung saan hindi ko nagawa sa kanya dahil ayaw naman niya. Wala naman po akong hiniling kundi lang makasama po talaga siya. Gusto ko pa pong
Gusto ko sabihin sa kanya yung mga hindi ko nasabi na mahal, 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 mahal ko siya. So, yun po, gusto ko siyang yakapin. Yung yakap na sana makasama ko pa siya ulit. Para po sa akin, gusto ko siya igala or ipagamot. Kasi that time po may sakit po talaga siya dahil po sa sobrang kahirapan namin. Never po siya na pagamot po ng nanay ko. Siguro this time na malaki na ako at meron naman akong kakayahan, siguro gusto kong ibigay yung pangarap niyo noon na ipagamot siya. Maraming salamat, Tay. Gabayan mo kami, mga anak mo dito, lalo't puro kami mga babaeng anak mo. Wala kaming kuya, wala kaming kasamang lalaki sa bahay. Sana okay ka lang dyan at masaya ka, kapiling mo si Lord. Daddy, miss na kita.